Actually, dandan lang. Yeah. Kakas.
of parking. It's packed. So full. Hello. So ayun nga. It's Joy. First time na nagbukas ang shop after a year. Ouch. Ngayon. A year. Single lang. Ay, second lockdown. Okay, sige, go. So ayun nga. Nagbukas na naman ang shop. So we're here in Chiki Nando's. Unang kain namin mula nung nag-lockdown ng December. So, magmumukbang kami dito sa namin. Itong vlog ko na to ay pamagatay ng aming bansang Pilipinas. Na sana naman mag-ingat kayo sa COVID na to. Huwag na kayong lumabas kung meron kayong nararamdaman. Kasi, alam mo, napakahirap talaga ng may nawawalan na pamilya dahil sa mga kapahamakan ng mga ibang tao. Na alam na nilang meron silang symptoms, pero lumalabas pa rin sila. Huwag na muna tayong lumabas, please. Kasi, ang hirap talaga eh. Lalo na kami mga nasa malayo. Hindi na namin makikita yung pamilya namin pagka nagkaroon sila ng COVID. Kasi dire-diretso talaga, sobrang bilis. Kaya po, yung mga nagkakaroon ng symptoms, seryosohin nyo yung COVID. Kasi hindi talaga siya biro. Napakahirap. Napakahirap ng pakiramdam. Kasi kami din ni Ate Joy. Yan, si Ate Joy. Dumaan din po kami sa sakit na COVID. Siya, wala siyang naging symptoms. Kasi very fit itong aking kapatid na to. Very fit siya. Nagkaroon lang siya ng COVID, pero hindi siya nagkaroon ng mga symptoms. Pero hindi pa rin siya lumabas. Kasi ngayon yung protocol. Follow lang po natin yung protocol. Ako naman, grabe na may naging symptoms ko. Hindi ako makatayo sa bed. Tapos nag-high blood ako sobra. Tapos medyo nawalan ako ng ganang kumain. Pero malakas pa rin akong kumain. Pero pinipilit ko lang kumain. Tsaka talaga walang lubay na luya. Nag-candy lang ako ng nag-candy ng luya. Tsaka lemon. Lemon tea. Tapos warm water. Yan. Tapos yung pagsusuob, yung steam na tinatawag. Yan. Ang laking tulong. Kasi ang hirap talaga yung feeling mo may nakatapak dito sa dibdib mo. Tsaka mayroong nakasakal sa'yo. Yun yung pakiramdam ng may mga COVID. Yung mga may symptoms. Tapos naging LBM. Yan. Kaya yung iba, hindi sila nakaka-survive agad dahil meron pa silang mga underlying conditions na sobrang ang bilis talaga. Grabe talaga yung si COVID. Kaya sa mga mahal namin kapwa sa Pilipinas, huwag na naman kayo sige na, magtiis na tayo. Huwag, hindi ito pang matagalan, panandalian lang para mabalik na tayo sa normal. Tulungan natin yung sarili natin, tulungan natin yung kapwa natin, at magdasal tayo na gumaling tayo. Tapos i-treat natin yung sarili natin. Huwag natin hayaang may mahawa tayong tao kasi mahalaga sila sa pamilya nila. Kung gaano kayo kahalaga sa pamilya nyo, ganun din sila kahalaga sa pamilya nyo. Kaya ito po si Texas Green. Seryoso po ako. Ako talaga yung nalulungkot. Nalulungkot talaga ako sobra sa pangyayari na nagaganap sa lugar namin. Grabe.
isa sa kaibigan ko, nagkaroon din siya, napunta siya sa ospital. Tapos isang kapatid ng mahal na brother, nawala dahil sa kapakamakan ng iba. Kaya sana, mag-responsable tayo sa sarili natin. Tulungan natin ang ibang tao. At the same time, tulungan natin sa sarili. Paulit-ulit ko sinasabi kasi gusto ko paulit-ulit itong maramdaman at maipasok sa isip nyo na napakahirap po talaga na may COVID at ang mawalan ng minamahal ng dahil dito sa COVID na to. Bakit may kumukundap-kundap sister, oh? I'm going to TK Maxx. Not a lot of queue in TK Maxx and in Marks and Spencer. It's good. Ayan, we have to queue. Can you see those clear? Ito kaya dito?